At kaagad na bumungad sa harap ko si Sir Val, nakangiti. Tuwang-tuwa siya na makita niya ako. Kaagad niyang iniabot ang halagang kailangan ko sa pangmatrikula. Nagulat ako dahil malaki at sobra ito at makakapagtapos na ako. Kaagad akong lumapit sa tabi ni Sir Val, niyakap ko siya at pero nagulat ako sa reaksyon niya. Sabi ko, kapalit ang halagang binigay niya ay ang aking sarili. Kumusta Kuya Roms? Hayaan niyong ibahagi ko ang aking karanasan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen. Maganda rin naman ako Kuya Roms. Morena, kamukha ko nga daw si Lovey po. Nang ako po ay magkolehiyo, Kuya Roms, dito ako sa Maynila nag-aral. Nursing ang kinuha kong kurso. Galing ako sa probinsya namin sa Zambales. Kaya kumuha na lamang ako ng boarding house na malapit sa universidad na pinapasukan ko, Kuya Roms. Dito ko nakilala si Sir Val. Nasa 50s na siya. Siya ang may-ari ng boarding house na tinutuluyan ko. Mukha namang mabait si Sir Val. Strikto nga lang. Bawal kami magdala ng boyfriend o kapag may bisita, kailangan alam niya. Magsasaka ang mga magulang ko kaya nagsisikap akong mag-aral. Naging maganda naman ang aking pag-aaral. Kahit na mahirap, kinakaya ko. Kahit may lalaking gustong manligaw sa akin ay hindi ko muna ito pinapansin. Gusto ko kasi talaga makatapos ng pag-aaral. Tuloy ang suporta sa akin ang aking mga magulang. Habang tumatagal, marami akong naririnig na hindi maganda tungkol kay Sir Val. Sabi nila mahilig daw ito dahil madalas daw itong mag-uwi ng babae sa tinutuluyan niya. Katabi lang din kasi ng boarding house namin ang tinutuluyan niya. Nag-iisa na lamang si Sir Val. Ang mga anak naman niyang dalawa ay piniling sa Amerika na mamalagi dahil doon na rin ang kanilang pamilya. Paminsan-minsan umuwi doon si Sir Val para bisitahin ang mga apo at mga anak niya. Matagal na rin namatay ang asawa niya, Kuya Roms. Mabuti naman ang pakikitungo niya sa aming mga boarders niya. Siguro, talagang minsan ay may pangangailangan din talaga siya bilang lalaki. Pero ganun pa man, wala naman ako pakialam sa kanya at wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Although, madalas niya ako biruin pero okay lang. Nasanay na rin naman ako sa kanya na talagang pala biro lang siya. Hanggang sa tumuntong ako ng fourth year, pero isang masamang balita ang aking natanggap mula sa aking mga magulang sa probinsya. Nagkasakit daw ang aking tatay at dahil dun mukhang hindi na nila ako kayang pag-aralin pa. Malaki daw ang nagastos nila sa ospital at naibenta pa nila ang malaking bahagi ng aming sakahan. Sobra akong nalungkot Kuya Roms dahil isang sem na lang ay makakagraduate na ako. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Gustong gusto ko na talagang makatapos. Hanggang isang boardmate ko ang kumausap sa akin. Lapitan ko daw si Sir Val. Maaari niya akong matulungan. Nagdalawang isip ako na lumapit sa kanya dahil baka kung ano ang hingin niyang kapalit. Pero nag-decide ako na ibigay sa kanya anuman ang hingin niyang kapalit sa hihingin kong tulong. Labagman sa kalooban ko, tinawagan ko si Sir Val. Sinabi ko sa kanya ang kailangan ko, na kailangan ko ng tulong niya para makapagtapos ako ng pag-aaral. At gagawin ko ang lahat bilang kapalit ng pagtulong niya sa akin. At kaagad, nag-set siya ng oras para puntahan ko siya sa kanyang tinutuluyan. Maaga akong naghanda ng aking sarili. Buo ang desisyon ko, Kuya Roms. Habang naliligo ako ay iniisip ko ang gagawin ni Sir Val sa akin. Natatakot at kinakabahan ako dahil sa magiging kalalabasan ng desisyon ko. Pero nanaig naman ang pagnanasa ko na makatapos ng pag-aaral. Alas 7 ng gabi, kumatok ako sa pintuan ng tinutuluyan ni Sir Val. Hindi naman nagtagal ay kaagad na nagbukas ng pinto at kaagad na bumungad sa harap ko si Sir Val, nakangiti. Tuwang-tuwa siya nang makita niya ako. Kaagad niyang iniabot
ang halagang kailangan ko sa pangmatrikula. Nagulat ako dahil malaki at sobra ito at makakapagtapos na ako. Kaagad akong lumapit sa tabi ni Sir Val. Niyakap ko siya at pero nagulat ako sa reaksyon niya. Bahagya niya akong naitulak. Ano daw ang ginagawa ko? Sabi ko, kapalit ng halagang ibinigay niya ay ang aking sarili. Sabi niya, hindi naman daw siya humihingi ng kapalit. Basta huwag ko lang daw siya kalimutan kapag nakapagtapos na ako. Naawa daw siya sa akin dahil nakikita niya ang pagsisikap ko na makapagtapos ng pag-aaral. Umiyak na lamang ako, Kuya Rom, sa awa sa aking sarili at nangako ako kay Sir Val na babalikan ko siya kapag nakapagtapos ako at kapag maayos na ang lahat. Magkahalong lungkot at saya ang aking nararamdaman habang papalabas ako ng pinto ni Sir Val. Maaga akong pumasok sa universidad kinabukasan para makapagbayad at makatake ng final exam. Pero dahil sa pagpunta ko kay Sir Val, nakarinig ako ng hindi magandang mga kwento. Mga kwento tungkol sa amin ni Sir Val. Nalungkot ako sa mga narinig ko pero pinili ko na lamang ang hindi sila pansinin dahil alam ko sa sarili ko ang totoong mga pangyayari sa amin ni Sir Val. Hanggang dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Ang mapasama sa listahan ang aking pangalan sa mga magtatapos. Hindi ko maipaliwanag ang sayang aking naramdaman ng araw na yon, Kuya Roms. Bago ako bumalik sa aming probinsya, dumaan muna ako kay Sir Val. Maayos akong nagpaalam sa kanya at nagpasalamat sa tulong na ginawa niya. Umuwi ako sa aming probinsya, bit-bit ang pasalubong kong diploma sa aking mga magulang. Masayang masaya sila sa akin. Namalagi na muna ako dito para alagaan ang tatay kong may sakit. Pero lumipas ang ilang taon, binawian din ng buhay ang tatay ko. Nagdesisyon akong bumalik kay Sir Val upang humingi ng tulong na makapagtrabaho at hindi naman siya nagdalawang isip na tulungan ako. Sa tulong niya ay nakarating ako sa Amerika at nakapagtrabaho sa isang ospital na pinapasukan din ng anak niya. Masayang masaya ako, Kuya Roms. Makalipas ang maraming taon ng pamamalagi ko sa US, ay umuwi na ako ng Pilipinas para alagaan si Sir Val. Dahil nabalitaan ko, lumala ang kanyang sakit, Kuya Roms. Pinakiusapan ako ng mga anak niya na ako muna ang mag-alaga sa tatay nila. Hindi ako tumanggi. Nang dahil sa tulong ni Sir Val, Kuya Roms, kaya ako nakapunta ng US at gumanda ang buhay ng aking pamilya. At para na rin tumanaw ng utang na loob kay Sir Val. Nang nasa Pinas na ako, umuwi muna ako sa aking pamilya para makita sila at magpaalam na din na kay Sir Val ako maninirahan. Ilang araw lang ang tinagal ko sa pamilya ko at lumuwas na ako ng Maynila. Nang nasa boarding house na ako, wala pa rin pinagbago. Ang nagbago lang kung sino yung mga taong nakatira. Pagpasok ko ng gate, bumungad agad sa harapan ko si Sir Val. At halata sa kanyang mukha ang pagka-excite na makita ako. Kinamusta niya ako at kinamusta ko din naman siya. Ang laki na ng pinagbago ni Sir Val. Simula nang huli kami magkita, Kuya Roms. Pumayat siya at halatang nahihirapan siya sa kanyang sakit. Nagpasalamat siya dahil sa wakas ay may mag-aalaga na din sa kanya. Inalagaan ko ng gusto si Sir Val, katulad ng pag-aalaga ko sa aking ama. Hindi ko siya inaalisan ng tingin. Lagi akong nasa tabi niya, pero hindi na kinaya ng katawan niya ang sakit niya. Malala na ito at may taning na pala ang buhay niya nang kinausap ako ng doktor niya. Nilihim yon ni Sir Val kaya nagulat din ang mga anak niya nang ibinalita sa kanila yon. Halos isang buwan lang simula nang ako'y dumating nang biglang pumanaw si Sir Val. Sobra-sobra ang paghihinagpis ko nang siya ay pumanaw. Nawalan ako ng pangalawang ama. Hinabilin niya sa akin ang kanyang boarding house. Ako na daw ang magmamay-ari nito
Ayoko mang tanggapin pero wala naman siyang pag-iiwanan nito. Dahil lahat ng mga anak niya ay nasa US na. Pinagpatuloy ko ang aking buhay nang wala si Sir Val. Iniisip ko na lang na lagi siyang nasa tabi ko at binabantayan ako. Puro kalalakihan ang border ni Sir Val. Dahil malapit ito sa construction site na pinapasukan nila. Halos lahat sa kanila ay may asawa na sa probinsya. Maliban lang sa isa, si Lando. Taga Iloilo, 25 taong gulang. Napadpad siya ng Maynila dahil sinama siya ng tiyuhin niya para magtrabaho dito at maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil undergrad siya sa kursong Marine Engineering. Naging close kami ni Lando dahil same age lang kami. At masarap siyang kausap. Pag day off niya, lalabas kaming dalawa. Naaawa siya sa akin dahil nabuboard na daw ako sa loob ng bahay. Wala naman kasi akong kaibigan. Magkasabay lagi kaming kumain. Siya kasi ang naghahanda ng pagkain ko. Maasikaso si Lando kaya nasanay na ako sa kanya. Isang gabing umuwi ng lasing si Lando. Kinatok niya ako sa aking kwarto. Pagbukas ko ng pinto, Kuya Rom, ay agad niya akong hinalikan at itinulak papuntang kama. Malakas si Lando, Kuya Roms, kaya hindi ko nagawang tumanggi pa at nagustuhan ko rin naman ang kanyang ginagawa. Nagtagal din ng ilang oras ang aming ginawa hanggang sa mahimasmasan si Lando at nanghingi sa akin ng tawad. Sabi ko kay Lando, okay lang naman dahil nag-enjoy naman ako, Kuya Roms. Gabi-gabi na namin ginagawa ang bagay na iyon. Pero wala pa ding relasyon. Dahil ang sabi ni Lando, magtatapos muna daw siya ng pag-aaral para sa kanyang pamilya. Pumayag naman ako at ayoko pa rin naman mag-asawa. Nang dahil sa pandemic, nawala ng trabaho si Lando. Dahil nagsara ang construction site na pinapasukan niya. Pati na rin ang iba ko pang mga boarder ay umuwi na rin ng probinsya. Nalugi na rin ang aking boarding house kaya isinara ko na ito. Tinanong ko si Lando kung ano ang plano niya, Kuya Roms. Ang sabi niya, hindi daw niya alam at kung uuwi siya ng probinsya, wala naman siyang makukuwang trabaho doon. Nakuna ang nagdesisyon sa aming dalawa. Tinanong ko siya kung sasama ba siya sa akin sa US at doon na kami maninirahan at doon na rin niya itutuloy ang pag-aaral niya. Pumayag siya sa desisyon ko. Binenta ko ang boarding house na ipinamana ni Sir Val at may pera naman ako kaya yun ang ginastos namin papunta ng US. May bahay naman ako sa US kung kaya hindi ako nahirapan. Bumalik ako sa dati kong pinapasukan at hinanap ko ng trabaho si Lando. At naipasok ko naman siya sa ospital. Maayos naman ang trabaho niya habang pinagsasabay niya ang kanyang pag-aaral. Kahit mahirap ay patuloy pa rin siyang lumalaban. Habang tumatagal ang mga araw, nasanay na si Lando na mamuhay dito sa US. At unti-unti na siyang nakaipon. Lumipas ang taon, nakagraduate na siya. At naisipan na naming bumuo ng pamilya. Dahil sa natupad na niya ang kanyang mga pangarap at natulungan na niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas, namuhay kami ng masaya. Nagkaroon kami ng dalawang anak at hindi na rin kami nakabalik ng Pilipinas. Maraming salamat, Kuya Roms. Hanggang dito na lang muna ang aking istorya.